Nasaan na kaya si Helen? Di pa kasi siya nagre-reply sa text ko eh. Miro? Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Teka, gusto mong sundan kita? Sige. Teka, saan kaya ako gustong dalhin ni Miro? Aba, pumunta siya sa flower shop. Flower shop? Ano kaya ang gagawin ko dun? Teka, malapitan na nga. Oh, ano Miro? Ano bang gusto mong ipahiwatig sa akin? Anong meron dito sa flower shop? Sir, ayos lang po kayo. Ah? Miss. Sir, bumili na kayo ng bulaklak. Tamang-tama po at Valentine's Day ngayon. Baka meron po kayong pagbibigyan na girlfriend, asawa, nanay, kapatid na babae, kaibigang babae. Murang-mura lang po. Sige na, sir. Bumili na po kayo. Ha? Wala akong pagbibigyan ng bulaklak eh. Sir? Sigurado po bang okay lang kayo? Namumutla po kayo eh. Ha? Sige na nga, pabili ako ng 3 red roses. Heto 100 pesos oh. Sige po. Heto po, sukli nyo. Salamat sir ah. Happy Valentine's Day po ulit. Miro, bakit mo ba ako pinabili ng 3 red roses? Anong gusto mong gawin ko rito? Di Marco? Helen, ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Pasensya ka na kung nalate ako sa usapan ha. Siya nga pala, natanaw kita rito sa flower shop mula rin sa sakayan ng jeep. Kaya lumapit ako sa'yo. Anong ginagawa mo pala rito? Well, I guess bumili ka ng red roses para sa girlfriend mo. Naku, nagkakamali ka. Wala akong girlfriend. Helen, para sa'yo. Talaga? Sigurado ka? Para sa akin tong 3 rosas? Ugali ko kasi magbigay ng bulaklak sa mga kaibigan kong babae tuwing, alam na, tuwing Valentine's Day. Ganun ba? Salamat ha, Di Marco. Okay ka lang ba? Namumutla ka kasi. Ha? Naku po. Tanghali na pala. Kumain ka na ba? Halika, kumain muna tayo sa kalapit na fast food. Akong bahala, ililibre kita. Tara. Sige, ikaw ang bahala. Salamat ha, Di Marco. Dami nating in-order, ha? Mauubos ba natin to? Oo, mauubos natin yan. Maniwala ka sa akin. Malakas ka rin palang kumain. Pero hindi naman halata sa katawan mo. Mukha kasing alaga sa gym ang katawan mo, eh. Actually, hindi naman ako malakas kumain. Pero umorder ako na marami para naman hindi nakakahiya sa'yo. Gusto ko kasi nabubusog ang mga kaibigan ko kapag kasama nila ako. Di Marco, may aaminin ako sa'yo. Ha? Ano yun? Nawiwirduhan kasi ako sa'yo eh. No offense ah. Talaga? Bakit? Mukha ba akong baliw? Hindi naman. Basta, there's something in you na weird para sa akin. Ewan ko kung ano eh, pero parang may kakaiba sa'yo. Sige. Aaminin ko na sa'yo. There's something strange in me. Pero hindi ako baliw, ha? Okay, ito na. Helen, meron akong sixth sense. Third eye. What? Really? May sixth sense ka? Shh! Oo. At may pagtatapat ako sa'yo. Hindi ko kakilala o naging kaibigan si Miro nung nabubuhay siya. Nakita ko lang siya nung namatay siya. Ha? Anong ibig mong sabihin?
Patay na si Miro nung nakilala ko siya. Ibig sabihin, multo na siya nun. Ha? Diyos ko! Talaga? Nung namatay sa ospital si Miro, nagkataon naroon din ako sa ospital kasi na-confine dun yung kapatid ko babae dahil sa dengue. Isa ako sa mga nagbabantay sa kapatid ko nang magpakita at magparamdam siya sa akin. Actually, sa aming dalawa ni Krish. Pati yung pinsan mong si Krish, may third eye din? Yep. May sixth sense siya. Pero hanggang paramdam lang, yung alam mo yun, manginginabot siya, yung mga ganun. Paparamdam lang sa kanya yung mga multo. Wala siyang kakayang makakita ng multo. Although, marunong siyang bumasa ng isipan ng tao. Mabalik tayo, simula nung magpakita sa akin si Miro, hindi niya na ako tinigilan. Madalas pa rin siya magpakita sa akin hanggang sa ngayon. Really? Di Marco, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Naiintindihan ko. Ganun din ang nag-reaction ng mga kaibigan ko nung una nilang nalaman na may sixth sense ako. Nung nagpapakita siya sa'yo, anong mensahe niya? At saka sabi mo, di ba, hindi kanya tinitigilan? Bakit nga ba? Sa totoo lang, Helen, maski ako Hindi ko rin alam kung ano ba ang dahilan ni Miro bakit ayaw niya akong tigilan. Baka may gusto siyang ipaabot na mensahe sa akin, kaya ganun. Siguro nga. Pero mahihirapan siya kasi wala akong kakayahang makipag-usap sa multo. Oo, nakikita ko sila. Pero hindi ko sila naririnig. Di Marco, yung tungkol dun sa tawagan namin ni Miro na Lenlen, paano mo ba nalaman yun? Sa panaginip. Madalas akong dalawin ni Miro sa panaginip ko. Pero iisa lang ang binabanggit niya. Yun nga. Lenlen. Yung tatlong bulaklak pala na hawak mo. Si Miro ang nagpabili yan. What? Ibig mo bang sabihin, nandito lang malapit sa atin si Miro? Oo, Helen. Narito si Miro. Talaga? Nasaan siya? Katabi mo siya ngayon. Tama ka. Nararamdaman ko siya. Miro, naririnig mo ba ako? Nakatingin siya sa'yo, Helen. Miro! Miro! Miro, mahal na mahal kita. Namimiss na kita. Miro, bumalik ka na. Miro, magpakita ka naman sa akin, no? Miro! Helen, nasasaktan si Miro kapag nakikita kanyang umiiyak. Helen, gusto yatang ipasabi sa'yo ni Miro na mahal na mahal ka rin niya. Huwag ka na raw umiyak. Miro, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Yun na kaya yun? Lahat ng ito ay para iparamdam kay Helen ang pagmamahal sa pamamagitan ng bulaklak. At sa puntong ito, matatahimik na ang kaluluwa ni Miro at titigil na sa pangungulit sa magpinsan na si DeMarco at si Krish. Yun lang ba yun? O baka may mas malalim pang pakay? Baka may mas malalim pang agenda itong makulit na kaluluwa? Patawarin mo ako kung naging pangalawa ka lang noon sa prioridad ko. Nakokonsensya ako kasi hindi ako naging mabuting boyfriend sa'yo. Pero sa kabila nun, minahal mo pa rin ako. Pinagsisisihan ko lang lahat ng yun, Helen. Wala na sa akin yun, Miro. Hindi ka naman nagkulang sa akin. At saka naiintindihan naman kita. Miro, mahal na mahal kita. Nasasaktan ako ngayon kasi hindi ko matanggap na sa isang iglap ay mawawala yung mga pangarap natin. Miro, hindi ko kayang tanggapin yung nangyari sa'yo. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Hindi ko kagustuhan itong nangyari pero wala tayong magagawa.
Hindi ko matatakda sa atin. Hindi. Nakikiusap ako. Huwag ka lang umiyak. Tibayan mo ang loob mo. Hindi kasi ako matatahimik sa kabilang buhay kung makikita kitang ganyan. Helen, siguro nga, hindi tayo nakatakda para sa isa't isa. Pero hindi pa huli para maging masaya ulit ang buhay mo. Meron pang ibang lalaki na makapagbibigay ng pagmamahal na higit sa binigay ko. Siya nga pala. Alis na ako, Helen. Pupunta na ako sa dapat kong puntahan. Tatawid na ako sa liwanag. Pero bago ako umalis, may inahabihin ako sa'yo. Hanapin mo yung kaibigan kong abogado, si Attorney Rogelio. Minsan ko na siya naipakilala sa'yo, di ba? Oo, pero teka, Miro, bakit ko siya hanapin? Meron siyang ibibigay sa'yo na galing sa akin. Ha? Ano yun? Basta, hanapin mo siya. Magpatulong ka kay DeMarco. Helen, hindi lahat ibinigay ko sa mga magulang at kaanak ko. Nagtira din ako ng para sa atin. Para sa kinabukasan sana natin. Pero dahil sa wala na ako, ibibigay ko na lang yun sa'yo bilang regalo. Miro! Sige na, Helen. Huwag ka nang umiyak. Basta palagi mong tatandaan. Kahit na nasa kabilang buhay ako, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin tayo sa takdang panahon. Miro! Helen, sinusundo na ako. Paalam. Mahal na mahal kita. Miro! 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 Bumalik ka rito, Miro! Mahal na mahal kita! Miro! Helen! Helen, ano nangyari? Nakausap mo ba si Miro? Oo! Maraming salamat, DeMarco! At mga kapatid, yun na nga, hinayaan ni DeMarco na gamitin ni Miro ang kanyang katawan para maging daluyan, para magkaroon at least kahit papano ng pagsasara ng kanilang pag-iibigan, ng kaganapan, ang isang magandang pag-ibig, pagmamahalan na naganap sa dalawang tao. Yun nga lang yung isa kailangan lumisan.